Isang Nathan Tanging araw sa inyong lahat mga bata. Ako nga pala si Teacher Nathan, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Nag-subscribe ka na ba sa aking YouTube channel? Kung hindi pa, i-click lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload na videos dito sa aking channel. Tayo ay nasa unang markahan, 6 na linggo na. Tayo ay gagamit ng Pivot 4A module na nagmula sa Region 4A Calabarzon. May dalawang aralin tayo na pag-aaralan ngayong linggo. Una ay ang paglutas ng suliranin na ginagamitan ng pagsasama-sama. Ikalawa, pagbabawas ng mga bilang na may 3 hanggang 4 na digits na mayroon o walang pagpapangkat. Una muna nating pag-aaralan ay ang paglutas ng suliranin na ginagamitan ng pagsasama-sama. Ang ating layunin sa aralin ito, nalalaman ang mga hakbang sa paglutas ng mga suliranin ginagamitan ng pagsasama-sama. Nakakapaglutas ng mga suliranin ginagamitan ng pagsasama-sama gamit ang angkop na estratehiya na ipapakita ang pagpapahalaga sa pagsunod sa mga hakbang ng isang proseso o estratehiya. Handa ka na bang makinig at matuto? Kung handa ka na, ilabas na ang iyong self-learning module, lapis o ballpen at ang iyong sagutang papel. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Sagutin ang mga sumusunod. Number 1, 300 plus 20. Number 2, 700 plus 70. Number 3, 500 plus 22. Number 4, 400 plus 55. And number 5, 600 plus 27. Para sa unang bilang, maaari ating makuha ang sagot gamit ang isip lamang. Ang tamang sagot ay 320. Ikalawa naman ay 770. Number 3, 522. Number 4, 455. And number 5, 627. Mahusay dahil nakuha mo ang mga sagot ng tama. Sagutin muli ang mga gawain tungkol sa pagsasama-sama. Unang bilang, ano ang sagot kapag idinagdag ang 2,123 sa 224? Ang tamang sagot ay 2,347. Ikalawang bilang, 546 dagdagan ng 865, ano ang kabuuan? Ang tamang sagot ay 1,411. Ikatlong bilang, ano ang kabuuan ng 651 at 346? Ang tamang sagot ay 997. Pag-aralan ang talaan ng kita ng kantin sa loob ng 3 araw. Ano kaya ang kabuuang kinita? Tingnan natin ang table na ito. Makikita ang 3 araw na Lunes, Martes, at Miyerkules. Ang kita sa araw ng Lunes ay 3,415. Sa araw ng Martes naman ay 2,203 pesos. Sa Miyerkules ay 5,184 pesos.
Gamit ang mga pamamaraan sa paglutas ng suliranin, tingnang mabuti kung paano nilutas ang suliranin. Tandaan, sa paglutas ng mga suliranin, maaaring gumamit ng Polya's 4-step plan. Ang unang hakbang ay ang understand. Siguraduhin na intindihan ang suliranin, sagutin ang mga tanong na ano ang hinahanap o tinatanong sa suliranin, ano-ano ang mga datos na binigay, at ano ang word clue na binigay. Para sa unang tanong, ano ang hinahanap na tinatanong sa suliranin? Ang hinahanap ay ang kabuuang kinita sa tatlong araw ng kantin. Ano-ano naman ang mga datos? Makikita natin ang mga datos na kinita ng kantin sa bawat araw. Ano naman ang word clue na binigay? Kabuuan. Ibig sabihin, ang total na kinita ng kantin. Kabuuan. Ikalawang hakbang ay ang plan o pagplano kung paano malulutas ang suliranin. Sagutin ang mga tanong na ano ang operasyong gagamitin, ano na ang number sentence ng suliranin. Ano kaya ang operasyong gagamitin? Tingnan ang word clue natin na kabuuan. Kapag ang word clue ay kabuuan, gagamitin natin ang addition o ang pagsasama-sama. At ang number sentence natin ay magiging 3,415 plus 2,203 plus 5,184 equals N. Ikatlong hakbang ay ang pagsasolve. Isagawa ang pagsasama-sama upang makuha ang sagot. Ipakita ang solusyon katulad nito. Ihanay ang mga bilang na nasa ones place. Ihanay ang mga bilang na nasa tens, hundreds, and thousands place. Ngayon, kapag nahanin na natin, maaari natin makuha ang kabuuan sa pamamagitan ng pagdadaragdag o addition. 5 plus 3 plus 4 is equal to 12. So carry 1. 1 plus 1 is equal to plus 0, 2 plus 8 ay 10. Bring down 0 at i-carry natin ang 1. 1 plus 4, 5. 5 plus 2 is 7. 7 plus 1 is 8. 3 plus 2 is 5. 5 plus 5 is 10. So, ang tamang sagot ay 10,802. Yan ang kabuuang kita ng kantin sa tatlong araw. Para malaman natin kung tama ang ating sagot, i-check natin o balikan ang ginawang pagsasama-sama. Tingnan kung tama ang prosesong ginawa at isulat ang sagot na may kompletong sagot. Ganito ang ating gagawin. Ang kabuuang kita sa tatlong araw ay 10,802. Ngayon, basahin at unawain ang mga tanong sa bawat bilang. Ayon sa balita sa radyo, napakinggan ni Mara na may 1,263 na pamilya ang nasalanta ng bagyo sa Cavite at 3,945 naman na pamilya sa Batangas. Ilang pamilya ang nasalanta ng bagyo? Naaalala niyo pa ba ang Polya's 4-step method? O ang mga hakbang para makuha natin ang kabuuan? Ano ang hinahanap o tinatanong sa suliranin? Ang kabuuang bilang ng pamilya na nasalanta ng bagyo. Ano ang mga datos na ibinigay?
Ang mga datos ay ang bilang ng pamilya na nasalanta ng bagyo sa Cavite at ang bilang ng pamilya na nasalanta ng bagyo sa Batangas. Ngayon, ano ang operasyong gagamitin? Alam niyo na ba kung ano ang clue natin? Ang clue natin ay ilang pamilya o ilan. Yan ang ating word clue. Kapag kabuuan o ilan, ang ating operasyong gagamitin ay addition o ang pagsasama-sama o pagdaragdag. Ano ang mabubuong number sentence ng suliranin? Kung maaalala ninyo ang mga datos na 1,263 na pamilya, dadagdagan ng 3,945 na pamilya is equal n. Kaya, ang tamang sagot ay 5,208. Bakit nga ba ganito ang sagot? So, i-align natin ang nasa ones, tens, hundreds, and thousands place. Unahin natin i-add ang 3 plus 5 na nasa ones place. 3 plus 5 ay 8. 6 plus 4 ay 10. Isulat ang 0 at i-carry ang number 1 sa taas ng 2. 1 plus 2 ay 3 plus 9 ay 12. I-carry ulit ang 1. 1 plus 1 ay 2 plus 3, 5. So yan ang kabuuang bilang ng pamilya na nasalanta ng bagyo. Ngayon, basahin muli natin at unawain ang tanong sa bawat bilang. Intindihin natin ang sitwasyon. Nais ni Mang Pedring na magbigay ng donasyong tsinelas sa mga bata sa kanilang probinsya. Mayroong 1,672 na mga batang babae at 943 na mga batang lalaki. Ilan lahat ang tsinelas na kanyang ibibigay? Ano kaya ang hinahanap o tinatanong sa suliranin? Ang kabuuang bilang ng tsinelas na ipamimigay ni Mang Pedring. At ang mga datos natin ay makikita din sa ating number problem o sa word problem natin. Ito ay ang 1,672 na mga batang babae at 943 na mga batang lalaki. Ano ang operasyong gagamitin natin? Kapag kabuuan ang hinahanap, tatandaan ng addition o pagsasama-sama ang ating gagamiting operasyon. At ano ang mabubuong number sentence? Ganito ang ating magiging number sentence. At ang solusyon para makuha ang tamang sagot ay 2,615. Yan ang kabuuang bilang ng tsinelas na ipamimigay ni Mang Pedring. Tandaan mga bata, sa paglutas ng mga suliraning routine na ginagamitan ng pagsasama-sama, basahin at unawain munang mabuti ang sitwasyong inilalarawan. Alamin kung ano ang hinahanap o tinatanong. Hanapin ang word clue upang malaman ang operasyon na gagamitin. Kapag alam na kung anong operasyon ang gagamitin, maaari nang makapagsimula ng solusyon. Sa paglutas ng mga suliranin, maaaring gumamit ng Polya's 4-step plan o method. Una ay ang understand o unawain. Ikalawa ay ang plan o magplano. Ikatlo ay ang pagsusolve. At ang ikaapat ay ang pag-check kung tama ang iyong naging sagot. Dumako tayo ngayon sa ating pagsasanay. Sagutin lamang ang mga sumusunod na suliranin. Para sa unang bilang, bumili si Mario ng halagang 725 pesos na isda.
453 pesos na manok at 1,194 na pusit sa palengke para sa gaganaping handaan sa kanilang barangay. Magkano lahat ang kanyang nabili? Ano kaya ang tinatanong sa suriranin? Ano naman ang mga given o ang mga datos? Ang operasyong gagamitin, ang number sentence at ang tamang sagot. I-check natin kung tamang inyong mga sagot. Para sa unang tanong, ano ang hinahanap o tinatanong sa suliranin? Ito ay ang kabuuang halaga ng nabili ni Mario. At ang mga datos naman ay makikita naman natin kung ano ang mga pinamili ni Mario sa palengke. Ito ay ang 725 na isda, 453 na manok, at 1,194 na pusit. At ang ating operasyon na gagamitin ay ang addition o ang pagsasama-sama. Ganito ang ating magiging number sentence, no? Mula doon sa datos ng ating suliranin. At ang magiging solusyon ay ganito. Laging tandaan, i-align o ihanay ang nasa ones place, tens place, hundreds, and thousands place. At pwede mo nang pagsama-samahin o i-add ang mga bilang na ito. Kaya ang tamang sagot ay 2,372. Tama ba ang inyong sagot? Kung oo, mahusay. Ngayon, dumako tayo sa ating ikalawang aralin. Ito ay ang pagbabawas ng mga bilang na may tatlo hanggang apat na digits na mayroon o walang pagpapangkat. Ang ating magiging layunin sa araling ito, nalalaman ang mga angkop na paraan ng pagbabawas ng mga bilang na may tatlo hanggang apat na digit na mayroon at walang pagpapangkat. Nakakapagbawas ng mga bilang na may tatlo hanggang apat na digit na mayroon at walang pagpapangkat. Na ipapakita ang pagpapahalaga sa pagsunod sa mga hakbang. Basahin at unawain ang mga suliranin. Tingnan kung paano isinagawa ang pagbabawas sa wala at mayroong pagpapangkat. Nakaipon si Ray ng 559 pesos mula sa kanyang buwanang paon. Binawasan niya ito upang bumili ng sapatos sa halagang 345 pesos. Magkano ang natira sa kanyang pera? Tandaan, makikita natin dito, binawasan. So, kanina, kabuuan, ngayon naman, binawasan. Tingnan natin. So, ihanay natin ang mga bilang na nasa ones place, tens, and hundreds place. So, ang pera niya ay 559. Ngunit, ang presyo ng sapatos ay 345. So, binawasan niya, ano na lang kaya o magkano na lang kaya ang natira sa pera ni Ray. So, 9 minus 5 ay 4. 5 minus 4 ay 1. At 5 minus 3 ay 2. Kaya may natira siyang pera na 214 pesos. Tandaan ha, pagtapat-tapatin ang mga digit ayon sa pwesto o place of value. Pagkatapos ay isagawa ang pagbabawas mula sa isahan hanggang sa sandaanan na place of value. Ayan, basahin at unawain ang mga suliranin. Tingnan kung paano isinagawa ang pagbabawas sa wala at mayroong pagpapangkat. Bumili si Leo ng sapatos sa halagang 347 at nagbayad siya ng 500 pesos sa tindera. Magkano kaya ang kanyang magiging supli? Tandaan, sa pagbabawas na may pagpapangkat, siguraduhin mas malaki ang digit na nasa itaas kaysa sa nasa baba. Kung hindi, ay manghihiram sa digit na nasa sunod na mataas na place value at magsasagawa ng pagpapangkat.
Ayan. So, tingnan natin dito, 500 ang pera ni Leo at 347 ang halaga ng sapatos. So, 0 minus 7, hindi pwede. So, manghihiram tayo dito. Kaya ito ay magiging 4. At ito ay magiging 10. Kaya ang susunod din natin ay magiging 9. Ayan. So, 10 minus 7 ay 3. 9 minus 4 ay 5. And 4 minus 3 ay 1. So, 153 pesos ang natirang pera ni Leo. Pag-aralan ang sumusunod na halimbawa. 689 minus 409. Ito ay magiging 280. 9 minus 9 ay 0. 8 minus 0 ay 8. And 6 minus 4 ay 2. 280. Para ma-check natin, 409 plus 280. So, 9 plus 0 ay 9. 0 plus 8 ay 8. 4 plus 2 ay 6. 689 ay match dito sa ating pattern. Yeah. Kapag parehas po ang bilang, ibig sabihin, tama ang inyong nagiging sagot. Ikalawa, 735 minus 215. So, 5 minus 5, o 5 bawasan ng 5, ay 0. 3 minus 1, ay 2. And 7 minus 2, 5. So, 520. And to check, itong mga bilang na ito ang pagsasamahin para makuha itong bilang. So, 215 plus 520 ay 735. Kaya parehas sa adit ng ang bilang. Sunod na bilang, 6,325 minus 4,213. Ayan. So, 5 minus 3 ay 2. 2 minus 1 ay 1. 3 minus 2 ay 1. At 6 minus 4 ay 2. Para ma-check, ganun ulit ang proseso ang ating gagawin. So, pagsama-samahin ang dalawang bilang na ito. Yung ating sum at yung addends natin. Alright. Para sa ika-apat na bilang, 3,906 minus 1,804. Uulitin lang natin ang proseso ng pagbabawas o subtraction. Kaya ang tamang sagot ay 2,102. At huwag kalimutang i-check. Para ma-check natin, gagamitin natin ang prosesong pagdadaragdag o pagsasama-sama. Kaya ang tamang sagot ay 3,906. Gayon din sa bilang na ito. Tingnan natin. 3,695 minus 2,748. So, 5 minus 8, hindi kaya. Kaya manghihiram tayo dito kay 9. Ayan. So, maging 15 ang 5 at maging 8 ang 9. Okay? Hindi rin kaya ni 6 ang 7. Kaya manghihiram ulit tayo dito kay 3. Kaya maging 16 siya at ang 3 ay magiging 2. So, pwede na nating isolve gamit ang subtraction. 15 minus 8 ay 7, 8 minus 4 ay 4, at 16 minus 7 ay 9. So, 2 minus 2 ay 0. So, hindi na natin kailangan gamitan pa ng 0 ito. Okay, and to check, gawin lang ang pagsasama-sama. Ika-anim na bilang, hindi rin kaya ng 0 ang 6, so manghiram tayo sa sunod na bilang, kaya ang 7 ay magiging 6. Ang 3
ay hindi rin kaya, kaya manghirap tayo kay 8, kaya ito ay magiging 13, at ang 8 ay magiging 7. So, 10 minus 6 ay 4, 6 minus 5 ay 1, 13 minus 7 ay 6, and 7 minus 4 ay 3. Ulitin lang natin ang proseso para ma-check kung tama ang ating sagot. Kaya, kung tama, ibig sabihin, nakuha ninyo ang tamang hakbang sa pagbabawas. Laging tandaan, sa pagbabawas ng 3 hanggang 4 na digit, mahalagang pagtapat-tapatin ang mga digit ayon sa pwesto upang maiwasan ang pagkakamali. Pangkatin muli kung nangangailangan ng pagpapangkat saan mang pwesto o place value. Dumako tayo ngayon sa ating pagsasanay. Sagutan ang mga sumusunod na bilang. Para sa unang bilang, 4,865, bawasan ng 3,475. Ikalawang bilang, 4,865, babawasan ng 2,456. Para sa ikatlong bilang, 4,865 minus 3,345. Ikaapat, 4,865 minus 3,234. Ikalima, 4,865 minus 3,543. Sagutan natin kung tamang inyong naging sagot. Para sa unang bilang, 1,390 ang tamang sagot. Ikalawang bilang ay 2,409. Ikatlo, 1,520. Ikaapat, 1,631. At ikalima ay 1,322. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Kung oo, mahusay! Para sa inyong karagdagang gawain, gawin ang mga sumusunod sa inyong mathematics notebook. Gawain sa pagkatuto bilang 2 na makikita sa pahina 29 ng inyong module at gawain sa pagkatuto bilang 1 hanggang 2 sa pahina 30 to 31 ng inyong module. Huwag din kalimutan magsulat ng inyong maikling refleksyon tungkol sa iyong natutuhan sa aralin natin ngayong araw. Ako nga muli ang inyong teacher, Teacher Nate. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli mga bata, paalam!